napakabuti niyo po, Kahilper. Tama! Pakidala po, mga kalingap, hindi mo si Kahilper, yung kanyang channel. Oho, Kahilper po, pakidala. Tama! Pagkatapos yung pampindot yung bell, pinutin niyo po yung all. Tama! Good morning, good morning, good morning! Good morning, good morning, good morning! Andito po tayo ngayon sa harap ng camera, nangangarap, no? Nangangarap tayo na sana dumating araw na magawa natin yung ganitong plano, pangarap, no? Hindi para sa akin, kundi para sa lahat. Para sa lahat ng nangangarap, no? Kung ano yung gusto nating maabot sa buhay. May gusto ako ipasilip sa inyo, no? Ito yung isang masarap na pangarapin. Na ito ay nagawa na ng mga YouTuber, no? Pero itong YouTuber na to, no? Kung sino nakakilala sa inyo, ako si Doggy, no? Si ako si Doggy, pagkakaalam ko, siya po ay nag-YouTube since 2005. So ganun na po katagal, no? Pero naging successful po siya, hindi lang sa pagiging YouTuber niya, no? Naging successful din po siya bilang isang gamers, no? Paano natin ipapasok dito ang grupo ng charity vloggers? So dito, ipapasok natin ang charity vloggers. Ang forte naman ng charity vloggers ay tayo yung naghahanap, tayo yung kumakalinga, no? Kaya nga meron tayong kalingap, no? Kalingap sa mahirap. So, yun po yung forte natin bilang isang charity vlogger. Which is, idinidikit ko lang yung pangarap ng isang gamer sa isang charity vlogger. Ngayon, ipapakita ko, ipapasilip ko sa inyo ang natupad na pangarap ng isang gamers na pwedeng mangyari, pwedeng gawin din ito ng isang charity vloggers at lalo na sa pangungunan ni Kuya Bal Santos Matubang, no? Na pwedeng masimulan na ito ni Kuya Bal. So depende sa plano ni Kuya Bal kasi ang priority niya ngayon ay mga lolo at lola. Pero may chance na pwede niya rin itong gawin para sa mga kasamahan niyang mga vloggers, charity vloggers, no? Pero pasilip ko lang sa inyo para yung pangarap na isang charity vlogger baka pwedeng mangyari din, no? At napakasarap lang talaga mangarap. Kahit sa pangarap lang man lang makita natin. At silipin natin, no? Ito. Ito, no? Isang pangarap. Yan ay pangarap lamang natin. Pero siya, si Doggy, ay nagawa niya na. At, pinapatayo na niya. So, makikita nyo mamaya kung gaano ba kalaki to, magkano ba nagastos dito, no? So, ito lang isang pangarap natin, no? Na pwedeng mangyari. Kasi nga, nagpapagawa ng bahay si Kuya Bal Santos Matubang sa mga lolo at lola. Baka naman maisipan niya someday, no? Na magtayo siya ng ganito para sa mga charity vloggers, no? How I wish, no? Pero pwede mangyari yan. Basta may sapat na budget, no? Isipin nyo guys, ang bahay na to, natupad lang. Within 2005 siya nag-start. Ano na ngayon? 2021. Ganun na ho katagal, no? 15 years, mga ganun, eh, no? Itong si Doggy, ang kanyang subscribers ay nasa 6 million, no? Ito naman kay Kuya Bal ay nasa magwa 1 million pa lang. May posibilidad na mangyari din ito. Lalo na pag lalo pa nating suportahan, tulungan, paramihin pa lalo ang subscribers ni Kuya Bal, no, sa pamamagitan ng tulong niyo sa pag-share, pagpapakalat ng kanyang pangalan. Pwede mangyari yung mga grabe, no, ang ganda, no. Ayan, no. Yan lamang po ay ginawa ng isang arkitekto, no. Kumbaga nag-draw siya. Pero soon, ipapakita dyan yung totoong bahay na, no? At magkano ba ang nagastos dyan ni ako si Doggy? Malalaman nyo mamaya dyan, no? So, ganyan po kaganda. Ilang square meters yan? Ayan, silipin natin, no? Grabe, no? Mga charity vloggers, no? At saka ito pa maganda. Hindi lang charity vloggers, kung halimbawa ako man may ganyang sapat na budget, no? O pagtulong-tulungan natin, halimbawa malalaki na tayong YouTuber, no? Hindi lang po mga vloggers, no, ang ating pwedeng isama sa bahay na yan. Halimbawa, ikaw, isa kang vlogger pero ang mahilig ka magluto. Yun ang magiging trabaho mo dyan sa bahay na yan. Kukunin ka, siguro pwede kang kunin sa loob ng 1 month, 2 months, no? Para araw-araw kang magbablog sa pagluluto. Ganun, no? Mga plano lang natin, no? Mga pangarap, no? Ikaw, tagaluto, yan ang lagi mong ibablog. Halimbawa, ikaw magaling sa games. Di ba mga gamers? Di ba dati, walang silbi. Parang ganun, no? Wasting time. Walang pera dyan, ganun, no? Pero ngayon, ang mga gamers, tulad ni ako si Doggy, ay ang laki na ng pera. So, lahat ng bagay ngayon, pwede mong gawing pera ito.
basta nilagay mo sa online. So yun yung isang naging diskarte ni ano, ako si Doggy, no? Kaya napakagaling ni ako si Doggy. Talagang saludo ako sa kanya. Napakalupit ng kanyang strategy. Biruin mo yan, guys, no? So yun, halimbawa ako, mayroon akong kasing laking budget ni ako si Doggy. Ang plano ko naman po ay dapat ikaw ito i-vlog mo araw-araw. Kung ikaw ay sa kusina, yan lagi. Diba? Habang dumadami views mo, kumikita ka, nakapagluto ka. Yun yung ano mo sa bahay na yan. Yun yung trabaho mo sa bahay na yan. Kung ikaw ay gamers naman, o dito ka sa kwarto na to, gamers ka naman. To games. So lahat sa bahay na yan ay kumikita. Tapos, halimbawa ako, gusto ko charity vlog. Kukuha ako ng mga kasama kong charity vloggers. Halimbawa, andyan tayo, nila Kuya Bal Santos, sino pa, Kalinga Prab, o sino pa yung mga gustong mag-charity araw-araw. Mayroon din tayong tinatawag na meeting place dyan sa bahay na yan, no? Mga ganun, no? So, ito naman tayo. Tayo, tara, raraga tayo. Mga ganun, no? So, lahat sa bahay na yan, nagsama-sama para magtulong-tulong. Para makatulong at tumulong. Para tumulong at makatulong. Tama ba yun? Basta yan, pag nandiyan ka sa bahay na yan, iisa lang ang dapat na mangyari sa'yo, ang magtagumpay ka. Vloggers ka man o hindi. Halimbawa, hindi ka vloggers, wala kang ano sa pagbablog. Pero ano ang kaya mo, anong gusto mo? Magnegosyo, mga ganun, no? Basta kung ano yung kaya mong i-share na ideas, kung ano yung kaya mo na pwedeng kang kumita dyan sa bahay na yan. So dyan natin bubuoyin. Diba? Halimbawa, gusto mo negosyo, o dyan natin pag-usapan, o sige ito, ganito. Basta may sapat na budget, kayang-kayang gawin. So dyan natin bubuoyin lahat, walang pipiliin. Dyan natin bubuoyin na ang mga Pilipinong mahihirap dati ay baka pwede naman pala kumita sa pamamagitan ng YouTube, sa pamamagitan ng pag-games, pamamagitan ng pagluluto, o ano man yan, sa lahat-lahat na lang. Dahil nakita naman natin dito sa YouTube ay talaga naman pag tsinaga mo to, pag sinipagan mo to, alam mo na dito mayroong kang chance kumita. Yan, no? Grabe, ang ganda, no? Mamaya po, malalaman nyo, si Doggy mismo magsasalita magkano ba ginastos nyo sa budget dito, no? Lahat, kung magkano ba ginastos, ilang square meters ba tong bahay na to na pinapagawa nyo, at saang location ba to, no? So grabe, no? Tingnan nyo, no? Yan po yung plano ng bahay. At hindi na rin bahay, office, business area. Andiyan na lahat, no? Gaming area, no? Kung gusto mo ng relaxing, basta mamaya malalaman niyo, no? Yan po yung isang ginawa ng architect, no? Para kay ako si Doggy. So mamaya makikita niyo na rin yung actual. Yan, may vlogging room, ayan, ha? Vlogging room. Depende so kung ano yung plano mo sa bahay na yan, no? Ang mahalaga, magkatulong-tulong, magpalakasan, no? Grabe, ang ganda ng setup, no? Ayun, no? Ako si Doggy. Hobby room o hobby, no? Ang cute, no? Yan din pangarap lang naman natin na bilang isang vlogger, no? Na nag-umpisa pa lang. Samantala si ako si Doggy, nag-start na siya since 2005 pa. So maghintay pa tayo ng ganun katagal. Pero alam nyo guys, kahit hindi natin ganyang kalaking budget natin, no? Mahalaga pag may budget na tayo at pwede na tayong mag-umpisa, di ba? At least na-start na natin. At sana how I wish mangyari, at pwedeng mangyari talaga dahil andyan ang guide, no? Andyan si Kuya Bal na pwede niyang gawin sa atin ito kung meron na siyang extra budget talaga na nakalaan para sa mga ganitong plano. I hope so someday, no? Pero may posibilidad talagang pwedeng gawin niya ni Kuya Bal, no? Siguro hintayin lang natin yung tamang panahon na sasabihin niya ito ay para sa ating lahat. So napakasaya, no? Ipo-forward ko na, doon na tayo mismo sa sasabihin ni ako si Doggy, no? Ito siya. Daming tatanong sa akin, Dogs! Dogs! Mga tao nagtatanong sa akin, Dogs, magkano ba ginagastos mo sa bahay mo? So! Magkano ba ginagastos mo sa bahay mo? Kung magkano yung gagastasin ko doon, yes, sa bahay, hindi ko alam kung pwedeng sabihin ko. Oo! Sabihin ko na sabihin ba, Chess? Na! Masyad na kasi. Filter ka. So, yung pinapagawa akong bahay is nasa 1,100 square meter of floor area. 1,100 square meters, no? Floor area yon. Wala pa doon yung paligid niya. Floor area, 1,100 square meters. Oh my goodness! Pero tuloy natin. 16 bedrooms to 18. Pag sinama mo yung maid's room, pati yung stock room. Pero 16 bedrooms.
Tapos ganito yung magiging tulugan ng mga player, guys. Pakita ko na lang. Papakita ko sa inyo. Yan, guys. Ganito yung gagawin kong kama sa kanila. Ganyan yung gagawin kong kama sa kanila. Capsule 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawat kwarto yan. So, ganyan yung plano. So, may special na kwarto. May sariling kwarto po, no? Ang kanyang mga players. Di ko alam kung paano diskarte niya bakit marami siyang players, no? Kung manager ba siya, kung nakikipag-contest ba sila sa mga events, doon ba sila kumikita ng malaki. So di ko alam, wala akong masyado idea sa gaming, no? Ito lang ay isang gusto ko lang ipakita sa atin ng mga charity vloggers, no? Na pwede din natin gawin ang ganitong isang apartment, no? Sa atin, halimbawa, maliit lang yung budget natin, apartment, magmumupahan tayo. At least nakapag-umpisa na tayo, no? Ayan, tuloy natin. Sasabihin nyo ngayon, dogs, wala kami pakit, dogs. Putang, ay na mo, magkano yung presyo pinapagawa mo sa bahay. Teka lang, chill lang kayo, guys. So, alam nyo yung lupa ko is 2,000 square meter yung lupa. Palalagyan ko ng court ng basketball. 2,000 square meters yung lupa. 2,000. At ang floor area ay 1,100 square meters. So, ganun po kaluwang ang kanyang pinapagawa. Ang tanong, magkano ba to? Magkano ba ang magiging halaga nito? No? Maya-maya, malalaman nyo po, no? Nakita nyo na basically yung plano, okay? So, ganito guys, kinalabasan ng bahay. Eto yan. Yan kinalabasan ng bahay. Gandang USB. Eto yung bahay ko, eto yung bootcamp, okay? Tapos, papakita ko naman sa inyo yung basketball court. So, eto yung ano? Okay, basketball yung court. Basketball yan. Court. Yung basketball court, ang luwang parking area, gate, tapos ito yung parking butang, area, no? Ito yung bahay. Okay. Ito talaga, boss, di po. Ganda? Hindi ka dyan kasama. So yung bili ko dun sa lupa, guys, sa 2,000 square meter is around 1.5 million pesos. 2,000 square meter yun. Hindi ko alam na. Binili niya yung lupa, no? 1.5 million pesos. Lupa lang po yun, no? Siguro mura na rin yun dahil 2,000 square meters dahil nasa probinsya nga, no? Pero hindi na mahalaga kung nasang lugar ka. Mahalaga, malakas yung internet mo dahil doon ka nabubuhay sa internet. So tuloy natin. Si mami ko kasi bumili nun eh. Yung 1,000 is 1,000 square meters around 800 to 700 yata nabili ko. Pero yung bahay mismo na pinapagawa ko, okay. Hindi ko pwedeng sabihin yung presyo niya mismo pero nasa 40 million. Sila basically sinabi ko ba. Eh guys, 1,100 square meter of floor area. 40 million. All in all, 40 million at pwede pa yung tumaas. Dahil yun, estimated mo lang yan. Pero pag marami ka pang mga kailangan, ito pala, kailangan ko pa to. Yung 40 million, madadagdagan pa po yan. 16 bedrooms with 16 bedrooms. Pool, basketball court, up to 10 parking. So ganun po, no? 16 bedrooms po yung kanyang bahay. Ganun po kalaki. 16 bedrooms. Woo! No? Woo! Woo! 16. Vlogger lang po 'yan, no? Gamer lang po 'yan. Makapagpatayo ng 16 bedrooms. May basketball court, may sports cars car park, no? Mga ganun, no? Woo! No? Kaya huwag ko tayong tumigil mangarap. Walang masamang mangarap. Nakikita natin, nakakaya niya. Baka malay natin, no? Isa sa atin, no? Makagawa ng ganyan at isama niyo naman kami. Uy, pasingit naman po sa bahay mo. Pasingit naman po. Baka naman pwede, ano? Kahit ano na lang, magbablog ako, gardening, no? Ako yung taga-dilig ng halaman, no? Yun ang kakibablog, mga ganun yun, no? So, napakasarap lang talaga mangarap. Dahil alam mo na pwedeng mangyari. Dahil ito nagagawa na nila. So para sa atin, dati kasi mga YouTuber, alam na natin may YouTube pero di natin alam kung magkano ba talaga kikitain mo sa YouTube na yan dahil magtsatsaga ka dyan na magdadal-dadal-dal pero baka di mo alam kung may kikitain ka ba o wala. Pero sila, since noon na nalaman nila itong YouTube na to, ano, ay sinumulan na nila, 2005 pa. So, tinuloy-tuloy na nila. Tayo, alam na rin natin yung YouTube noon pero wala tayong interest. Dahil nga, wala tayong nakikita na prueba, resulta. Since nandito na yung resulta na nakikita na natin, ito na tayo nagsisimula na. Kumbaga, sabi nga nila, no, to see is to believe. Pero, huli na ba ang lahat? Hindi pa huli. Wala pong huli, no? Kahit ilang taon na ako, anong edad ko na ngayon, no? Basta, mangarap ka lang. Mangarap lang po tayo, no?
Kaya nandito po ako, iniinganyo ko po ang lahat-lahat. Mag-vlog ka man or hindi, ang mahalaga, may pangarap ka. Lalo na pag nakita mo yung resulta. Oh, networking ba ito? Parang networking, no? Which is, alam nyo ang networking, guys, napakaganda yung mga binibigay nilang mga mindset, no? Yung mindsetting ng isang networker, napakaganda. Kasi talagang mamumold ka dyan, eh. Bibigyan ka talaga ng magandang vision. Kaya doon ka nagkakaroon ng lakas na loob. Doon ka nagkakaroon ng eagerness, no? Yung manggigil ka na, ito, kailangan ko maabot. Kaya tuloy ho natin to. Carport, meron din siyang security guard. Meron. Oh, doon ka. Jape. Kasama ko si Jape. Oh. Ang gagastusin ko doon is around 40 million pesos. So, lahat-lahat 40. Na yun. So, kung isipin nyo. So, ayun guys yung ano. Gagastusin ko. Pero pwede siyang tumaas. Depende kung may dadagdag pa ako. Ayan, pwede rin tumaas. If may ibabawas. Ay, hindi na ata pwede bumaba eh. Hindi na. No. Engineer ka ba? Nakausap ko yung engineer. Ah, nakausap mo? Eh, si architect, nakausap mo din. Arithmetic. Arithmetic. So, yun guys, ayun yung price ng pinapagawa ko ngayon. Pag alam nyo, walang ano. Yung payment dun, guys, is secret. Pero yun nga. So, pag alam nyo, kasi dahil message siya, dogs, kailan ka lilipat, magkano ginastos mo sa bahay, anong gagawin mo dun, kailan ka lilipat, excited na kami, ganyan. So, ang gagawin namin dun, guys, may two opening yung bootcamp namin dun. When I say opening, may grand opening. Pag natapos yun. Yung first grand opening is imbitado lahat na influencer. Lahat na nasa imbitado lahat na influencer. Tayo, nandito ngayon sa harapan ng camera, ay isa na tayo influencer. So, ganun po, no? So, lahat-lahat mag-imbitahan ni ako si Doggy, no? Pag nag-grand opening siya. Pag nag-opening, no? So, sa mga malapit po, no? Malapit kay Doggy, ang kanya pong lugar ay sa Manawag, Pangasinan. Sa mga vloggers po, puntahan nyo si Doggy. Malaking bagay po yan na ma-meet nyo ang isang successful na sa ganitong larangan ng hanap buhay. Ha? Puntahan nyo si Doggy, kahit doon na kayo sa gate naman lang matulog. Mahalaga, araw-araw ka doon, no? Ewan ko, di dumami subscribers. pero biro, alam niyan ni Doggy, no, na mahirap ang YouTube. Kaya gusto rin tumulong yan sa mga nagsisimula pa lang. Kaya, ayan, chance nyo na po yan kung malapit po kayo kay Doggy, puntahan nyo po. Tuloy natin. TL, na player, pupunta doon, shoutcaster, para yung makita nila. Kasi, alam mo yun, yung bootcamp na yun, guys, ginawa ko siyang bahay na office in the same time, katuwaan. Gusto ko pag pumasok doon yung player na kinuha ko, or sila Kazen, sabihin natin, sila Renegade, ayaw na nilang lumabas pa. Pag pumasok ka doon, ayun na yung hinahangad mo. May computer, may arcade, may PlayStation 5, may basketball court, may swimming pool. Ano ba to? Yung apat yung gulong? Yung na ano? BTA? LTV? KTV. KTV, nandun na ganyan. Alam nyo yun, guys. Kompleto, Ricardo na. Wala ka nang hahangad pa. Hindi ka na lalabas ng ba? Hindi ka na lalabas sa kompleto. Malay natin. Diba? May plano ng ganyan si Kuya Bal. So, diba? Hindi natin masabi. Pero pwedeng mangyari. Pwedeng matupad yang ganyan, no? Na pag talaga may extra budget, no, para sa mga vloggers. Alam ko na may mga pinaplano yan si Kuya Bal. So hintay lang natin kung ano yung mga ilalabas niyang mga plano, no. Basta may naipon lang yan sapat na budget, no. Kaya hintay-hintay lang tayo. E, tuloy natin 'to. Pound mismo. Ayun yung target ko doon. Okay. May gym din doon. May gym. Oh, okay lang mo. May gym, may basketball court, may volleyball court. Volleyball court. Kompleto. Kompleto. Kaya ayun yung target ko. Like, pag pumasok ka doon, ayaw mo nang lumabas pa. So, yeah. Sa first opening, invited lahat ng mga nasa MPL, influencer, shoutcaster. Pag makita nila yung bootcamp, i-raid nila, gawan din nila ng content. And the second opening is imbitado lahat ng fans! Sa second opening, imbitado lahat-lahat, hindi lang vlogger. Lahat-lahat! Oh my gosh! Biruin mo guys, 2,000 square meters yan. 2,000 square meters! Grabe no? Ganun na ho ka-successful ang isang ako si Doggy. Ganun na ho siya ka-successful na dati, napapanood ko siya, kinukomment na, nagko-comment sa kanya, mukhang tambay mo. Sasabihin nila, mukhang tambay, ganun yun, no? Pero hindi mo nga maano ang ano eh, sa paano manamit o paano itsura ng tao. Hindi mo alam kung anong nasa takbo ng utak niya, no? Kaya ang hirap, hindi tayo pwedeng basta-basta mag-judge ng tao.
di ba? Kaya, sa amin sinasabi nila, mukhang tambay, pero tingnan mo naman. Sino ba namang isa ka lang na vlogger lang na nakapagpatayo ka ng 40 million na bahay? Wala pa yung mga sports cars niya. Oh my gosh! So, thankful tayo na may mga katulad nila na successful na sa ganitong larangan ng hanap buhay. Dahil tayo, ang gagawin na lang natin, etong magtrabaho, gagawa na lang mga diskarte, paano tayo aarangkada. At kasi may nakita na tayo resulta. Yun po, no? So ituloy ho natin. Lahat ng fans, pagpunta kayo doon, may handa, may pagkain, may inumin, no alcohol, syempre. May inumin, kasama nyo yung parents nyo, ipakita nyo sa parents nyo, ma, pag ako gumalik, gusto ko, dito ako. Alam mo yun? Ma! Di mo na ako utusan pa! Gusto ko yung, alam niyo yun, yung gusto kong ma-feel mo na gusto mong tumiga doon. Alam niyo yun? Gusto ko kasama niyo yung parents niyo. Kasama yung parents niyo, kasama yung anak niyo, guys. Pupunta kayo doon, opening niyo, nandun yung mga fans, mga bata, makikita niyo, napag nakita niyo, makikita ng parents niyo, oh, okay, safe place to. Gusto ko pag gusto kong maging successful lang ako sa pag-game, gusto ko dito. Guys! Gaming yan. Dati, di ba? Pagka tayo naglaro, pinapagalitan tayo, di ba? Dahil wala, naubos lang yung oras natin sa pag-games. Pero ngayon, pag magaling kayo sa isang games, no? Tulad niyan, no? Kay Doggy, ang laki na ng chance mo para kumita. Para mabuhay ka. Para matupad yung pangarap mo. Proven na proven po, dahil andyan na si Doggy. No? Dahil lang sa gaming niyan. At syempre, andyan na yung pagbablog, YouTube. Pero yun natin. Sa bootcamp na to. Ayun yung gusto kong maging goal sa bootcamp na pinapagawa ko. Like, bahay siya, in same time office, in same time pwede mag-school doon yung mga bata. Malapit din yung sa school, okay? Malapit yung sa school, guys. May private school, may public school, may bulak-bulan school. Depende na sa inyo. Pero may billiard din. Billiards! Yun ay mean. Pag inisip mo, ano ba ang nasa loob ng bootcamp ng next play? May billiard ba? May swimming pool pa. We have that. May basketball court. I got that! Meron pang PlayStation 5? Duh! Meron pang computer? Okay ka lang. Meron bang tulugan na maganda? I got you! Okay, kompleto. Tapos sasabihin ng mga magulang, paano pag bumisita din yung mga magulang? My parent area din. Parents area, dun matutulog yung mga magulang. Alam mo yun? Kompleto, Ricardo. So yun yung goal ko dun sa bahay. Grabe, no? Andyan na, no? Ang sarap pakinggan. Ang sarap pangarapin, no? Na dumating yung araw, isa man lang sa atin ng mga charity vlogger, no? Ay makapagpatayo ng ganyan. Tapos, kung sino yung successful sa atin ng mga charity vlogger, ay sasabihin, oh, mga kapwa ko charity vloggers. Dito tayo, magpalakasan tayo rito, magtulong-tulong tayo. Kung hindi ka charity vloggers, ano porte mo? Gamers ka ba? Chef ka ba? No? Magaling ka ba magluto? Ano mo? Magaling ka ba magpintura? O ano man yung porte mo? Ano man yung kakayanan mo? Ay pwede mo siya i-vlog. Dahil sa pagba-vlog mo, ay pwede kang kumita at pwede kang makakuha ng kliyente. So diyan, sama-sama sa 2,000 square meters. At sana, no? Mayroon na tayong magiging isang successful, no? Syempre, hindi malayo mangyari na pwedeng matupad 'yan kay Kuya Bal, dahil siya na yung nandiyan na tumutulong, no? So, napakasarap lang na mangarap. At syempre, ayan, ipapakita ko na yung actual. Ito na yung actual na bahay na pinapagawa ng helper. Narito ako para niyo maging helper. To help is my priority. Yo ha. Dito madilim na dito.